Hello guys, welcome to my channel dito sa Pinoy Code Camp. Ang topic po natin ngayong araw ay about introduction to programming. Ngayon kung wala ka pang idea about programming or isa kang first year student ng mga computer science or any IT related na course, so magandang panoorin mo to at tapusin mo tong video na to para magkaroon ka ng idea about programming. Yan. Lalo na sa mga curious kung ano bang itong programming na to at kung ano bang ginagawa ng mga programmer. Yan. So magandang panoorin nyo to guys. Lalo na kung nag-iisip kayo kung dapat nyo bang pasukin itong mundo ng programming or dapat ba kayong mag-take ng course about IT or programming sa college. Yan. So magandang panoorin nyo to para mas maintindihan nyo at malaman nyo kung ano ang programming. Kung nababagay ba ito sa inyo. Alright? Okay, sige, start na tayo guys. So, what is programming? Okay? So, programming guys, ito yung sabi dito, giving instruction to computer to do something useful. Okay guys? Yung mga computer kasi guys, hindi naman tatakbo yan kung wala tayong binibigay na mga instruction sa computer. So, machine lang kasi yan guys. So, kung walang program yan, hindi yan tatakbo. So, baliwala lang yung hardware na ginagamit ng mga computer. So, para tumakbo yung computer, para maging useful siya at kapakipakinabang sa atin para magamit ng mga tao, so, kailangan natin ng mga programs. Yung programs na yon, yun yung mga instruction na binibigay natin sa computer para sundin niya. So, ano ba yung sample ng mga programs na yan? So, yan guys yung mga Microsoft Word, yan, or Excel. Yan ay halimbawa ng mga computer programs na ginawa ng tao para sundin ng mga computer, yan. Yan yung example ng mga programs. Pati na rin yung internet, yan. Yan yung mga programs na ginawa para maging na pwede natin gamitin sa ating mga computer. At pati na rin guys yung mga games, yan. Yan yung magandang halimbawa ng mga programs na ginawa ng tao. Okay, so yung pangalawang definition natin dito ay is a skill like singing and dancing. You can get better with constant practice. So to guys, yung pagiging programmer or yung programming. So skill lang din to guys na gaya ng mga singing, dancing or swimming, yan. Gaya lang to ng mga normal skills. Sabi nga dito, kung magpa-practice ka, pwede ka maging magaling na sa programming or maging isang magaling na programmer ka. Same with singing and dancing, di ba? Although yung iba, parang inborn, di ba? Inborn sila. Parang madali sa kanila tong mga singing and dancing. Ibig sabihin, mayroon silang talent. Pero yung iba naman, kahit walang talent, pero dahil nagpa-practice sila araw-araw, so gumagaling sila sa skill na to, gaya ng singing and dancing. So, same din guys with programming. Kung araw-araw kang nagpa-practice ng programming, yan, sure na magiging mahusay kang programmer. Next ay, sabi dito guys, can be lots of fun. Yan. So, totoo to guys na kung gusto nyo yung programming, sure ako na magugustuhan nyo to at matutuwa kayo kapag nagpa-program kayo. So, magiging masaya kayo dito guys kapag interesado talaga kayo sa programming. Same with other skill, di ba? Kung interesado kayong kumanta, siyempre, magiging fun sa inyo yan. Matutuwa kayo habang nag-aaral kayong kumanta or sumayaw. So, same with programming, kung interesado talaga kayo sa pagpa-program, so magiging masaya to para sa inyo. Okay? Next is, sabi dito, can be frustrating, annoying, and time-consuming. Okay guys, totoo to, itong sinasabi dito na pwede kayo ma-frustrate, maasar, annoying, di ba? Kaya kayo na po frustrate or na-annoy dito, kasi meron kayong gustong magawa na hindi nyo magawa. Yan. So, hindi gumagana yung program nyo. Kaya kayo na pro-prostrate at maaasar.
Pero kasama yun sa pag-aaral ng programming. Kasi tingin ko itong itong frustration, annoying yan. Tingin ko naman yung kahit anong career, may experience at may experience nyo to eh. Itong mga pakiramdam. Same lang did with programming, so may experience nyo pa rin yung ganitong mga feelings na mapuprostate kayo, maaasar kayo. So, hindi dapat maging ano to, hadlang sa inyo para mag-aral ng programming. So, isipin nyo guys, normal lang to. Tingin ko dapat isipin nyo rito yung ano, can be lots of fun. Yes. Kasi pag natapos nyo yung programs, sure ako guys na sobrang saya ninyo. Matutuwa kayo dahil napatakbo nyo at natapos nyo ang isang program. Yun yung the best feeling pag nakagawa kayo ng isang program. Alright? So, punta naman natin guys itong myths about programming. Ayan. Sabi rito, Tom, it's difficult. So, myth lang to, no? So, hindi, ibig sabihin, hindi ito totoo. Ayan. Okay? So, hindi naman talaga mahirap tong programming. So, okay maniwala na sinasabi ng iba na mahirap tong programming. Kasi guys, kung interested talaga kayong matuto ng programming, so, hindi ito magiging difficult para sa inyo. So, madali lang to. Lalo na ngayon guys, so, sobrang dami ng mga tutorials about programmings online. Lalo na dito sa YouTube. So, napakadali na lang mag-aral ng programming. Okay, punta natin tong pangalawang myth. Sabi dito, it requires high IQ. So, hindi totoo na kailangan ng high IQ sa programming. Yan. So, hindi nyo kailangan maging sobrang talino para maging isang programmer. Basta meron lang kayong normal IQ yan, pwede na kayong mag-program guys. Basta may common sense lang. Yan. Okay lang yan. Okay? So, sabi dito sa pangatlong myth ay require proficiency in advanced mathematics. So, ito. To guys, kalokohan to guys. So, hindi nyo naman kailangan maging mag-aaral ng advanced mathematics para maging isang programmer. So, basta alam nyo lang yung mga basic na math. Yan, marunong kayo mag-add, subtract, multiply, saka divide. So, enough na yon para matuto kayo ng programming. So, hindi naman kailangan talaga sobrang galing sa math. Eh. So, ito guys yung tatlong myth about programming. Okay, punta naman tayo dito guys sa why learn programming. So, bakit nyo kailangan matuto ng programming? So, number one, for fun. Yan. Gaya nga sabi ko, kung gusto nyo matawa, yan, mag-aaral kayo ng programming. Yan. Sure ako, matutuwa kayo kapag nakagawa kayo ng isang magandang program. Lalo na kung maraming gumagamit ng program na yun, nakakatulong sa mga tao. At kung, lalo na kung makagawa kayo ng isang game. So, yun. So, sobrang saya nun. Kapag nagawa niyo yan. And pangalawa, yan, sabi dito, to solve a problem. Okay guys, so maraming problem sa mundo ngayon na kayang isolve ng mga program. Yan. Ano ba yung mga halimbawa ng mga problem ng mga tao? Yan. Isang halimbawa rito guys, itong, yan, iba naging problem ng tao, yung communication. So, ginawa ng tao, gumawa siya ng mga, ginawa niya yung cellphone. So, yung cellphone, may mga programs yun. Yan. Pati mga apps, di ba? Para dumali yung ating buhay, araw-araw. Okay? Pati rin tong computer, di ba? So, malaking tulong sa atin to, tong computer. Lalo na yung internet, di ba? Maraming nasolve na problem yan. So, mas dumali yung buhay ng tao. At maraming problem yung nasolusyonan dahil sa mga programs na to. Okay? Next ay for new career. Yan. So, okay guys. So, magandang career kasi itong pagiging programmer. Lalo na ngayon, halos lahat ng bagay ay digital na. Di ba? Halos lahat ang nagpapatakbo ay computer. Di ba? So, magandang career itong pagiging programmer. Puro computer na yung nasa paligid natin. So, maraming nangangailangan ngayon ng mga programmer. Maraming companies ngayon ang naghahanap ng mga programmer. Okay, next. Punta naman natin tong mga what qualities do you need to learn programming. Mayroon akong tatlong binigay dito na qualities. Okay?
Una, itong desire yan. So para matuto kayo ng programming, so dapat meron kayong desire na matuto. Dapat meron kayong kagustuhan na matuto ng programming. Kasi kung wala naman tong desire, so tatama rin na kayong mag-aral ng programming. Baka isang araw pa lang, hindi nyo na ituloy. Unang araw pa lang, sumuko na kayo. So, importante itong desire para matuto kayo ng programming. Next, pangalawa guys ay curiosity. Yan. So, maganda rin to guys na curious kayo kung mag-aaral kayo ng programming. So, ibig sabihin na to guys, parang marami kayong gustong malaman. So, marami kayong mga tanong na gustong masagot. Kaya kayo curious. Kaya gusto nyong matuto ng programming. So, importante yan guys eh. Dapat sa programming marami kayong tanong. So, curious kayo kung paano ba gumagana to. Yan. Kung paano ba, bakit ganito yung logic. Bakit ganito yung design ng program. Yan. So, importante itong pagiging curious kung mag-aaral kayo ng programming. At pangatlo, imagination. Yan. Ito, tingin ko ito yung pinaka-importante na qualities ng isang programmer. So, yung mga ginawang programs ngayon, guys, so, hindi yan basta-basta magagawa kung walang imagination yung programmer. So, ini-imagine niya kung anong program yung makakatulong sa mga tao. Yan. Ini-imagine niya kung paano gagana tong program na to. Yan. At kung ano yung program na magugustuhan ng tao. Lalo na yung sa games, di ba? So, kailangan pag gumawa kayo ng games, or kapag nag-program kayo ng games, so, kailangan nyo ng imagination para makagawa kayo ng isang magandang games. Yan guys, ito yung tatlong qualities na dapat yung taglayan kung gusto nyo matuto ng programming. To, una, desire. Pangalawa, curiosity. At pangatlo, imagination. So, ano ba yung mga sample na, or types ng mga programming language na pwede nyo aralin? So, ito yung guys, ito yung top 5 ko na programming language na dapat yung aralin. So, marami pa namang ibang programming language. Pero ito lang yung na tingin kong ito yung top 5 na dapat nyong aralin. Okay? Itong Java, Python, JavaScript, C# at PHP. Yan. So, mamili lang kayo guys kung anong gusto nyong aralin sa lima na to. Yan. Para matutunan nyo ang programming. Okay? So, pinakamadali dito guys itong Python. So, pwede kayo mag-start with Python. Okay guys, yan ang ating topic about introduction to programming. Sana nakatulong po ako sa inyo para makapag-decide kung dapat nyo bang pasukin ang mundo ng programming at maging isang programmer. At kung dapat ba kayong mag-take ng course na ComSci or IT sa college. Yan. So, sana nakatulong tong video na to para makapag-decide kayo. At panoorin nyo rin guys yung mga ginawa kong mga tutorials about programming language. Yan. Meron akong ginawang mga tutorials about Java, Python, at JavaScript. So, hanapin nyo lang guys yung mga ginawa kong tutorial na yan para makapag-start kayong makapag-aral ng programming. Okay? Okay guys, kung umabot ka sa last part ng aking video na ito, pakihit nyo naman guys yung like button dyan. Yan. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, so ini-invite ko kayong mag-subscribe sa aking channel. At paki-click nyo na rin guys yung notification bell para lagi ko kayong ma-update kapag meron akong mga bagong tutorials about programming. Alright? So maraming salamat po sa inyong panonood. Magkita kita ulit tayo sa mga next video ko.